Ang tawag dito? Dresser. So, ito na dumating na siya. Ang dami. Ang bigat niya. Sobra. Siguro nasa mga ano po. 30 kilos. Nobino, nasa 30 kilos? Oo. Ngayon, ang laki niya. Ang dami niyang laman. Ang dami rin tornilyo. Tapos meron din siyang libreng Phillips screw. Saka, ano itong tawag ito sa screw na ito? B-cross? Yan yung cross. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa kasi hindi ko naman alam ito. Kaya kailangan natin ng helping step. Pero bibilangin ko muna yung mga ano ko ilan. Kung kompleto ba. Ito yung board. Ang color nito is ivory white. Ivory white ang color. So, Daddy Barbs, paano ba natin ito i-assemble? Ngayon, mga kabibi, ang gagawin una natin, di ba, na-unbox na lang yung mami dins yung table. Ngayon, ang gagawin natin, i-segregate natin yung mga parts ng table. Ang gagawin lang natin, hanapin lang natin yung magkakaparehas na size. At the same time, dapat parehas din yung mga butas nila. Para, pag nag-assemble tayo, madali natin hanapin yung parts na yun. Mahirap kasi pag labo-labo siya. Tapos ngayon, nahanapin mo si ganito, ganitong itsura, maguguluhan ka na dahil usually, bawat part, mga material, bawat part niya may tatlong magkakaparehas, dalawa, apat, kaya mas maganda, i-segregate muna natin sa isang lugar. Para organize tayo. Para organize. Okay mga kabibi, ngayon na-segregate na natin yung mga parts niya. Ngayon, proceed tayo ngayon sa mga screw niya. Kailangan, dahil masyadong bulk ito at marami, mahirap kasi maghanap pagka dito ka sa plastic. Maghanap. Kaya advice ko, kumuha kayo ng lalagyanan na medyo malapad para dun yung siya ibubuhos. Para pag naghanap kayo, medyo madaling hanapin. Solid dito guys. Diba? Para ka lang maglalaba. Pero pwede mo, dyan natin nalagay yung mga screw. Buhos natin ngayon. Ngayon, makikita nyo, medyo madaling hanapin. Kung sakaling may kailangan, may hanapin kayong screw. Medyo less hassle kesa dito sa plastic. Kasi medyo maliit siya eh. Halong katin mo pa siya. Eh dito, medyo mabubulaklat mo siya. Makikita mo talaga yung hinahanap mo na yun. Cross lang naman ang kailangan nyo. Screw lang naman, flat tsaka cross. Pero kung, dahil ako meron akong may maayos na tools, kompleto na kasi siya eh. Kumbaga, ratchet na siya. Bali, wrenches na rin siya. Tapos may mga screw na rin siya na bala. Tsaka flat. Kaya para all in one na to. At meron akong wireless na drill. Kaya medyo mas less hassle yung trabaho dahil hindi ka na magmamanual ng pagsundot. Pero kung wala naman kayo, flat screw tsaka dalawang screw lang, ayos na yun. Wala namang masyadong gagamitin, kundi puro screw lang. Kagaya lang nito. Libre yan. Mga basic tools lang. Ah, may libre pala niya to. May libre siyang flat screw. Ayan o. Dalawa na pala siya eh. Reversible ba tawag sa ganda? Okay, proceed na ulit tayo. A few moments later. Hello mga kabibi, ngayon na-realize ko mas magandang unahin muna siguro yung upuan dahil ang upuan medyo madaling hanapin eh. Bali apat na part siya. Kasi kung unti-unti may mababawasan ang mga may mabuo ka diyan ng paunti-unti, mas mabilis yung progress ng trabaho mo dahil unti yung materials at madali mong mahanap. Ngayon, punta tayo ngayon sa upuan. Ngayon mga kabibi, nakita ko na isang part ng upuan. Bali ito yung pinaka tutungtungan ng upuan. Bali, ang advice ko sa inyo, para mas mabilis nyong mahanap tong part na to, kukunin nyo tong upuan. Ngayon, kita nyo na apat yung butas. Ito, kumbaga,
eto na yun. Kumbaga, depende na lang sa sukat niya. Bali ngayon, kunin niyo itong upuan, susukatin niyo siya ngayon. Diba? Ibig sabihin, ito yun. Dahil ito lang yung sukat niya eh. Kuha tayo ng ibang katulad nito. Tulad nito. Apat din ang butas niya, pero mahaba. Hindi yan. Bale, ito, nakita na natin. Ito na siya. Ito na yung magiging kalabasan niya. Ngayon, assembly natin yung upuan kasi ito yung pinakamadaling part para sa akin na visible siyang hanapin. Kaya, ito unahin natin kasi mas maganda. May progress yung trabaho natin eh. Kasi once na unti-unting nauubos yung materialis, mas madali tayong makakabuo ng... Mas madali natin siyang mabubuo dahil nauubos na yung materialis niya eh. Medyo mas mabilis nating mahanap yung kailangan nating hanapin dahil paunti na paunti yung parts niya. Kaya advice ko talaga unahin nyo muna yung pinakamadali para mabawasan yung materialis nyo para mas madali yung trabaho. Okay, let's go! Diba nahanap na natin yung parts ng upuan? Ngayon, ang kailangan nating hanapin dito is yung wood screw niya tsaka yung pagkakapitan ng screw. Itong color gray na to. Tsaka itong wood screw. Ngayon, ang gagawin lang natin, ipapasok lang natin siya dito. Advice ko lang pala sa inyo, pag mag-i-screw kayo, kailangan alala lang. Kasi pag nasobrahan kayo ng pag-screw niya, may tendency siya mag-crack dahil kahoy lang siya eh. Kaya kailangan alala lang lagi sa pag-screw. Pwede nyo na lang guys, once na lumapat na yung ano, lumapat na tong surface na to, habang ini-screw mo siya, okay na yun, huwag nyo nang higpitan ng gusto. Dahil baka masira pa. As you can see guys, halos tapos na yung ano, yung upuan natin. Pero meron pa siyang isang part, nalalagyan natin siya ng bracket dito. Para ma-avoid na umalis, matanggal siya sa, matanggal tong pillow na to sa upuan niya. Ito lang yung gagamitin natin guys. Itong L bracket na to. Bali, i-screwin lang natin siya. Apat na screw lang naman. Ang gagamitin yung screw, itong maliit lang. Ayan guys, ang next step, pagkakan tayo ngayon ng another parts na madaling buuin. Gaya nitong upuan. So, tingin, balik ulit. Back to manual ulit tayo. Hanap tayo dito ng medyo madali. So, balikan ko na lang kayo mamaya. Maghanap muna ako ng madali.
May slide dyan. Bali, dalawa na. Meron na tayong shell at meron na tayong maiwagang upuan. Madadali nyo rin yan, unti-unti lang. Saka worth it naman yung pera nyo dahil magkano lang to. 2-3 lang to, no? Kasama na delivery. Guys, dito sa vlog natin ngayon, ang mga drawer nitong gagawin nating lamesa. Bali, ito yung drawing niya. Bali, kung sakaling nasundan nyo naman yung mga procedure na unang binigay ko sa inyo, unti-unti nyo na yan, mano. Madadali kasi nagkakaroon na kayo ng experience na yung unang gawa, pangalawa, pangatlo. Kaya hindi ko na i-demo kung paano uli siya kasi napanood nyo naman kanina yung mga unang procedure, yung mga guide kung paano hanapin yung mga parts. Kaya ngayon, bubuhay na natin itong mga drawer ng lamesa. Hi mga kabibi, time check, it's already 7:30 in the evening. At until now, hindi pa rin tapos si Mister. So tutulungan na natin siya, mukhang kailangan na ako dito para matapos agad. hirap na ata siya sa buhay niya dito Lagi ko daw siyang pinapahirapan at pagod na siya at kulang pa siya sa tulog. Kasi nga, ginawa niya pa kahapon tong mga wallpaper, tapos nagpintura pa siya. Ball. Ito okay na to. Ako na kaya maglagay ng handle. Ayan na lang, handle na ako. Diba? B, pag ganito, tama to, makikita mo ako. Oo. Oh. So, pababa. Ayan, makikita nyo naman yung shape niya. Ayan. Ito yung curve. So, sa baba yun, syempre, ganun natin bubuksan. Anong screw nito kahit ano lang? Ganun din yung screw niya o hindi? Ito. Tingnan mo nga. Ah, ito. Ito mga ganito. Tingnan mo. O yan nga. Pakita mo. So, yung gagamitin natin dito sa handle ng drawer is itong screw na to. Yan. Lapad yung ano niya. Yung dulo. Para ma-double check nyo, ito lang guys. Oh. Yan. I-pasok nyo muna yung ano, yung bolt. I-shoot muna natin yung magaling bolt. Magaling naman kasi shoot eh. Tapos, iikot-ikot nyo lang. Ay, dali na, pikit! Hi ka muna mga kabibi mo. Yeah. Pikit! Close your eyes! Woo! Your hands! Yeah. Hello ko muna, dali! Hello ka! Hello mga kabibi! Hello baby! Papunta ka na doon kay Tito.
Ngayon guys, sinubukan ko to na hindi tanggalin to. Hindi siya disassemble. Pero hindi pwede. Kailangan mo talaga siyang ipaghiwalay. Pero ayaw natin yung mga hiwalayin. Pero dito, kailangan natin yung so, kanina, natin itong paghiwalayin. Kanina para pinipilit dito ni Daddy yan na magkasama na sila para ito isang kabitan. Para dito kasi siya. Pwede mo. Yan, dyan. Ngayon, hindi mo siya ma-i-screw pagka nakandito siya. Kasi wala kang access sa screw eh. Kasi hanggang dito lang siya. Hindi mo ma-screw yun dito. Dito ma-screw mo, pero dito hindi. Kaya kailangan mo talaga siyang paghiwalayin para maikabit mo siya dito. So, paano mo hiniwalay, Daddy? Ganito lang. Simpleng-simple lang. May rubber yan dito sa pinakadulo niya. Remove mo lang. Tanggalin mo lang itong ano. Re-remove mo lang itong rubber. Hindi kita, Daddy. Ayan. Okay. So, yung rubber na yan. I-remove mo lang yan. Kasi yan ang pinaka-stopper niya. Kaya hindi siya umaano. Hindi naman mabilis masira yan. Hindi naman. Okay. Ngayon, after nyan, gamit kayo ng plies o kaya vice grip. Sikutin nyo to. Padiretso. Bali, ibabalik din natin ito mamaya pag nakabit na natin. Kasi siya yung sisilbing yan eh. Humaharang stopper para hindi siya tuloy-tuloy.